ikaw ay patnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala tungo sa iman, pananampalataya, at tadayon pagsasabuhay sa kanyang relihiyon, sa kanyang agama. Al-iman wal-amalun salih. Kapag ikaw ay ginagabayan, kapag ikaw ay mu'min, Muslim, at patuloy sa paggawa ng mabuting gawa, pagsamba, lalong-lalo ng pagsasala, hindi ka nawawala sa masjid. Pinapriority, ginagawa mong priority ang panawagan ni Allah. Kapag nalaman mong dumating ang oras ng salah, tumutugong ka, iniiwan mo ang ilang lahat ng makabundong bagay, alang-alang lamang sa Allahu Akbar, palatandaan na ikaw ay minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasa puso, nasa sarili mo, ang agama ni Allah subhanahu wa ta'ala. Una, iman, pananampalataya. Alhamdulillah, kung ikaw ay gumising sa umaga na marahil, ikaw ay malungkot dahil mababa ang iyong pamumuhay o naghihirap o problemado o di kaya may mga pagsubok na pinagdadaanan, lagi mong tandaan na ang gawin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala na mu'min, nasa iyong iman, nasa iyong Islam, ay walang hanggan ng pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil ginawa kang Muslim. Milyon-milyon dito sa mundo ang hindi ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa relihiyong Islam. Subalit ikaw piniling mu'min, wala nang hihigit pa sa biyayang ito na ikaw ay gawing mu'min, Muslim, kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit gaano kalaki ang yaman ng isang alipin, kahit gaano karami ang kanyang kayamanan, kung wala ang iman, kung wala ang Islam, walang silbi sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dito lamang sa mundo. Dito lamang sa mundo. Kaya nabanggit na ang mga kufar, kapag sa araw ng paghuhukom, makikita nila ang kanilang mga mabubuting gawa na parang napakalaking bundok, subalit sa isang kisap mata lamang, pasasabugin ni Allah subhanahu wa ta'ala at magiging alikabo. Dahil ang kanilang mga mabubuting gawa ay hindi bumatay sa pananampalatayang kinalugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dina inda Allahil Islam. Al-iman wal-amal salih. Ang pananampalataya at paggawa ng amalong salih, hindi nagkakahiwala ito. Alhamdulillah, binyayaan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ng iman, pananampalatayang Islam. So bali, dapat mong isabuhay, dapat makita sa iyo ang pagiging Muslim. Hindi nagkakahiwala itong al-iman wal-amalong salih. At palagi natin binibigyan din dito na ang tunay na may iman dapat inisinasabuhay niya. Sa Quran, palaging pinagdudugtong ni Allah, walladina amanu wa amilu salihan. Sila yung mga sumampalataya, wa amilu salihan, gumawa ng kabutihan. Hindi nagkakaiwala yung paggawa ng kabutihan. Dahil yun ang tunay nakikita sa ating mga gawain, ang ating iman, ang ating pananampalataya. Hindi sukatan, subhanallah. Si Ibn Mas'ud radiyallahu anhu ay kanyang sinabi, nabanggit sa isang hadith, Inna Allah ta'ala yu'til mal man ahabba wa man la yuhib. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ibinibigay niya ang kayamanan sa taong hindi niya minamahal, tulad ng mga kafir, at sa taong minamahal niya. Subalit sabi niyang mahal na propeta, wa inna wa la yu'til iman illa man yuhib. Subalit hindi niya ipinagkakaloob ang iman maliban
sa taong minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sukatan ng mundo. May mga kufar, marami ang buhay. Mayayaman, billionaires. Millionaire. Palatandaan ba yun na sila ay minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi. Dahil nawala, wala sa kanila ang gabay, patnubay sa relihiyong Islam. Hindi sukatan ang kayamanan ang mundo upang masukat natin ang pagmamahal kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nasusukat sa iman at sa pagsasabuhay nito. Kung ikaw ay mahirap, kung ikaw ay naghihirap o mga, may mga pagsubok, subalit, isinasabuhay mo ang Islam, wallahi alawim, ikaw ang pinakamalapit, pinakamamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa mga taong hindi nila isinasabuhay ang iyong Islam. Kapag ikaw ay nagpapatuloy sa mabuting gawa, bushra, magandang balita, dahil ikaw ay minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag malungkot sa kung ano pamang pagsubok na pinagdadaanan mo dito sa mundo. Magtiwala, manalig lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala.